Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat na mga nanonood sa ating mga tahanan. Tayo po ay nasa day 31 ng ating season 13 ng Prayer and Devotion. Alam niyo po, kada season po ay merong kaganapang nagaganap sa atin pong bansa, maging sa atin pong iglesia. And alam mo, hindi naman po natin maikakailang sadyang napakabuti po ng Diyos. Dahil ano man po ang nagaganap, nakikita po natin ang katagumpayanan na nagbubuhat sa Panginoon. Kahapon po, binalik po tayo sa alert level 3 na kung saan kakaunti na naman po ang pwedeng magsimba. Ang mga bata po hindi na naman po pwedeng lumabas dahil nga po pumasok na po sa ating bansa ang variant Omicron. Magamat sinasabi po nila ito na po ito po yung pinaka weaker na variant dahil po ito po ay parang senyalis lamang po ng trangkaso like ubo, sipon, lagnat. Pero alam nyo po, noon pa, hindi pa po uso ang pandemic, basta't gumating po ang ganitong season, marami po ang may ubo, sipon at lagnat. Nagkakaubusan ng araw po ngayon ng mga biogesic, bioflu at kung ano-ano pa man. Pero alam nyo po, dakila ang Diyos at tapat ang Diyos sa kanyang kabutihan at tayo po ay kanyang pinagagaling. Bagamat marami po sa kapatiran ang may karamdaman. Pero alam nyo po, meron po tayong mga kapatiran na isang araw lang tinugon agad at gumaling agad sa banig ng karamdaman. Meron po may mga sipon, meron po may mga ubo. Pero alam nyo po, nakikita po natin ang agarang pagpapagaling ng Panginoon. Kaya po, wala pong imposible sa Panginoon, kumapit lamang po tayo, magtiwala po tayo. Sabi nga kahapon sa mensahe, great is thy faithfulness, at ang steadfast love of the Lord is never ceases, so hindi po siya natatapos. Kaya po, habang mayroon pong gustong makinig, habang mayroon pong nananalangin, habang mayroon pong lumalapit sa Panginoon, the steadfast love of the Lord will never cease, hindi po matatapos, at ito po ay walang hangganan. Kaya kapatid, samahan niyo po ako na himay-himayin at patuloy na pakinggan ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa. Pero bago yan, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God, we bless you, we worship you, we adore you, we glorify your holy name, Abba Father, and we exalt you, Jesus. Salamat po, Ama, sa pribilehiyo ito muli na ako po ay kasangkapanin nyo sa pagbabahagi ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, na bagamat bumababa po, Panginoon, ang viewers namin, pero Lord, tapat ka ang Diyos. Naniniwala po ako na mas kinasasabikan po namin pakinggan ka. Mas kinasasabikan po namin araw-araw, Ama, na himay-himayin ang iyong salita, Panginoon. Dahil, Lord, ang pakikinig na iyong salita ay hindi po kawalan, kundi karagdagan ng bawat isa. Panginoon, tulungan niyo po ako, Panginoon, na maibahagi itong mga salitang ito na sagahan ng akin, Panginoon, ay hindi ko po kaya kung wala ka. Subalit, Panginoon, naniniwala po ako that your grace is enough, your wisdom, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay sa akin ng kalakasan upang ipahayag, Panginoon, ang iyong salita. Ama, kasangkapanin niyo po ang lingkod mong ito, Panginoon. At Ama, umaamin po ako na wala po akong magagawa kung wala ka. Kaya nga po, Ama, samahan niyo po ako, Ama Diyos. At Lord, sa bawat nakikinig sa kanilang mga tahanan, hindi po mabawalang saysay ang aming mga maririnig. Dahil ito po ang magpapalago sa bawat isa. Lord, have your way, and Holy Spirit, hinihiling ko po na sa oras na ito, samahan niyo po kami, Panginoon. Banal na Espiritu, Santong Espiritu, Jesus, aming Ama, samahan niyo po kami. In Jesus' name, Lord God, Amen. Ayan, sa gabi pong ito, pag-uusapan natin, si Jesus bilang kaibigan. So, marami na po tayo naging topic itong season 13 na ito, at lubha pong magaganda, may mga pinaunawa sa atin. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay Jesus as our friend, si Jesus bilang ating kaibigan. So kung babasahin natin ang John 15:14, sinasabi po dito that you are my friend if you do what I command you. Sinasabi dito ni Jesus na ikaw ay aking kaibigan kung susundin mo ang aking mga kautos. So nakikita po natin na mayroong kondisyon ang Panginoon
para tawagin kanyang kaibigan. Dito po sa John 15:14. Subalit, kung atin titignan ang John 15:15, inalis po ng Panginoon ang kondisyong iyan. At ito po ang kanyang sinabi. John 15:15, that ang sabi niya po, I do not call you servants anymore. I do not call you servants anymore. But I have called you friend. Hindi na kita tinatawag na alipin, kundi tinatawag kitang kaibigan. So kapatid, sa oras na ito, ikaw na nakikinig, ako na nagsasalita ngayon, tayong dalawa ay kaibigan ni Jesus. Tayo ay itinuturing niyang kaibigan at hindi na alipin. Bagamat tayo, minsan kapag nananalangin, sinasabi natin na yung abang lingkod, ang yung alipin, ang yung servant, ang yung lingkod. Subalit ang Panginoon, ang turing sa atin ay kaibigan. So, paano po ba pagkaibigan? Paikaibigan, tayo po ay very vocal magsalita. Tayo po ay masiyahin pagkausap. Tayo po ay palabigay ng advice. Palahingi din naman ng advice. Diba? Pero more on palahingi ng advice. At kapag kaibigan ka, kahit matigas ang ulo mo, pinakikinggan mo. Diba? So, ganun si Jesus. Bilang kaibigan, handa siyang makinig sa'yo, handa kanyang pakinggan, handa kanyang paluin paminsan-minsan kapag medyo may kakulitan ka. So, ganun po ang nais ng Panginoon sa atin. Maging kaibigan niya tayo. Maging tayo ay kanyang kaibigan. At paano nga po ba maging kaibigan ng Panginoon? So, si Jesus, kapag si Jesus bilang kaibigan ay ibinibigay niya po ang lahat. Handa niya pong ibigay ang lahat. Kasama na po dito na ibinibigay niya ay ang kanyang knowledge. Sabi po sa isalta ng Diyos, ang kanyang kaisipan na hindi natin kaisipan. So, balit alam mo ba kapatid, na kung mayroon ka nagugulumihanan at hindi mo maisip at hindi ka magkaroon ng desisyon sa buhay, humingi ka ng wisdom sa Lord, bibigyan ka niya. Ganyan po maging kaibigan ng Lord. Bibigyan kanya ng wisdom. Si may mga kaibigan natin, ganyan po sila. Pag humingi ka ng payo, ibibigay nila yung kanilang mga kalalilalima ng mga payo at kanilang mga knowledge patungkol sa kanilang mga experiences at kung ano-ano pa. Pero ang Panginoon, ang knowledge niya is a knowledge of God. Yun po ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Hindi po yung simpleng knowledge ng tao na meron pong limitasyon na hanggang dito lang yung kaya natin. But the Lord give us give His knowledge of God sa panahon na kailangan natin. And number two, Jesus give His own life para sa atin. Jesus give His own life. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. Wala pong kaibigan na makapagbibigay nito sa atin. Yung pong mga nakikita natin na ibibigay ko ang aking buhay para sa iyo ay tawang pang pinikula lamang po. Pero sa totoo pong buhay, wala na pong makapagbibigay na ito. Lalo na po kung ang bibigyan mo ng buhay, eh parang masaya pa habang ibinibigay mo ang iyong buhay. So ito po, si Jesus, ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo. Kapatid na nakikinig, para sa akin. Ibinigay niya ang buhay niya para sa ating lahat. So, ganyan po makipagkaibigan ng Diyos. Una, ibinibigay niya ang kanyang knowledge of God. Kapag tinanong mo lang, pag hiningi mo lang, ibibigay niya. And number two, giving His own life para sa'yo. Hindi ko na po kailangang i-elaborate saan mo nabasa itong giving His own life. Because Jesus is giving His life to you, kapatid. Kaya, ganyan po maging kaibigan ang Panginoon. Paano nga po ba maging role model for friendship ang ating Panginoong Jesus? So, papaliwanag ko po sa inyo paano po maging role model ang ating Panginoong Jesus bilang kaibigan. So, gagamitin po natin yung mga ginagamit ng mga pastor na acronym. So, meron din po akong pa-acronym ngayong gabi. So, sabi po dito, Jesus as a role model of friendship is giving L-O-V-E. So, L-O-V-E. So, si Jesus, as a role model of friendship, give a limitless love.
So, sa kanyang pagiging modelo ng pagiging kaibigan sa atin, ibinibigay niya ang kanyang limitless love, or He loves us without limit. Jesus chooses to show love without limitation. Mas ginusto niyang ipakita sa atin ang love na walang limitasyon. Ano po yon? Ang kanyang unconditional love. Everyone, lahat, pwede pong makatanggap ng kanyang pagmamahal. Pwede pong makareceive ng kanyang love. Ano man po ang iyong kinalalagyan, ano man po ang iyong kinaharap, without any condition, tanggapin mo lang. Sabihin mo lang na, Jesus, I love you, mahal kita. At ibibigay ng Panginoon ang kanyang limitless love sa iyo. At pag sinabing limitless love, napaka-generous ng Panginoon. Hindi niya binibilang kung ilang beses kang humingi. Hindi niya binibilang kung ilang beses kang nagkasala. Hindi niya binibilang kung ilang beses mo siyang iniwan at hinayaan lang. Hindi niya binibilang kung ilang beses tayong hindi naglalangin at nagbasa ng Biblia. So Jesus is, giving us an unlimited or limitless love. Binibigay niya sa atin yung love na walang condition, an unconditional love. Give love freely, generously, without counting. Lahat po yan, without worrying. Lahat yan ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ganyan po ang si Jesus bilang role model, giving us a limitless and unconditional love. And letter O, give us His own life. Kagaya po na kanina na pag-usapan natin. As a role model, ang Panginoon binibigay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang kaibigan na wala pong sino man ang maaaring makagawa nito. Ang maibigay ang kanyang buhay para sa kaibigan. And letter B, Jesus as a role model gives victory in forgiving. Inakita niya sa atin kung paano sa pagpapatawad ay mayroong tagumpay. Diba? Si Jesus as a friend, naging role model siya na ang pagpapatawad ay lagi magpatawad. At ang pagpapatawad dapat hindi natatapos. Yan po yung ipinakita sa atin ng Panginoon. Yan po yung patuloy na gusto niya maging sample natin siya na tayo nga na nagkakasala, tayo na nagkakamali, never siyang napagod na tayo ay patawarin. Diba? Never siyang nag-give up na tayo ay patawarin. Never siyang huminto sa pagpapatawad sa atin. Sabi nga sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. So pag sinabi natin just as Christ forgive you, paano po ba yun? Kung paano tayong pinatawad ng Diyos ng walang humpay? Kung paano tayong pinapatawad ng Diyos ng paulit-ulit? Kung paano tayong pinatatawad ng Diyos na may kasamang pagmamahal, pag-uunawa at pagkalimot, yun ang nais ng Diyos na makita sa atin. Ganun po ang nais ng Lord na maging modelo tayo ng ganung uri ng pagpapatawad. Sa kanyang pagpapatawad, makikita na sa ating pagpapatawad, makikita nating mayroong tagumpay. Bakit po? Dahil ikaw ay nakakalaya. Dahil ang habang sa iyong pagpapatawad, dumadaloy ang pagpapala. So ganun po ang nais ng Diyos. And letter E, Jesus as a role model, give us everything. So, Jesus as a role model, ibinibigay niya ang lahat-lahat. Ibinibigay niya ang lahat-lahat. Sabi nga po, whatever you ask using my name, Jesus, I will give it to you. I will give it to you. So, lahat, everything you ask, lahat ng hingin mo, lahat ng ipanalangin mo, ibibigay ng Diyos. Ganyan po siya as a role model bilang kaibigan. Kaya niyang ibigay ang lahat. So, paano po maging role model ang Panginoon bilang kaibigan? Limitless ang kanyang love. Ibinibigay niya ang kanyang buhay, giving his own life. Lagi na pinapaalala niya sa atin that there is victory in forgiving. And He give us everything. Ganyan po
maging kaibigan at role model ang Panginoon sa pagiging kaibigan. So kapatid, ganyan pong kasarap maging kaibigan ng Panginoon. Sa mga narinig mo kapatid, hahangarin mo na patuloy at patuloy kang ituring ng Diyos na kaibigan. Alam niyo po kung sa tao, marami po tayong condition eh. Marami po tayong sinasabi. Minsan nga po may hangganan ang pagiging kaibigan natin. Ako po meron akong mga kaibigan ng high school, may kaibigan ako ng elementary, college. Hindi man po kami nakikita madalas, pero pag po nagtsikahan kami matagal, talaga naman po masaya. Pero alam niyo po, may limit. May limit po ang pagiging magkakaibigan namin. Hindi ko po kayang ibigay lahat ang aking 100% na sarili sa kanila. Gayun din naman sila sa akin. At alam ko din naman po na patutulungan nila ako, pero hindi nila kayang ibigay ang lahat-lahat. Pero ang Panginoon, ganyan kabuti at ganyan katinding maging kaibigan. Ganyan niya ibibigay ang lahat sa iyo, kapatid. Ganyan kanya minamahal, kapatid, bilang kaibigan. Katulad nga ng nasabi ko, kung nakaka-experience ka ng parang ang gulo-gulo ng mundo, nakaka-experience ka ng parang wala na nagmamahal sa'yo, nakaka-experience ka ng para bang hindi ka na worth, pero lagi mong tandaan, kapatid, sa Panginoon, kay Jesus, napakasarap mong mahalin at itinuturing kanyang kaibigan. Worth it ka, kapatid, sa paningin ng Panginoon. At ikaw nga po ay kaibigan ng Panginoon. So, sa gabing ito, sa aking pagwawakas po, ang Panginoong Jesus, minsan pong hinugasan niya ang paa ng mga disipulo. Minsan po niya nanilinis ito. Siyempre, mga disipulo, parang bakit niyo po nililinis yung aming mga paa? Nakakahiya po kayo po ay Diyos. Pero pinagpatuloy niya po linisin ang paa ng mga disipulo. Hindi lamang po dahil pagpapakita ng servanthood o pagiging alipin o pagpapakumbaba. Kundi pinapakita din po dito ng Panginoon ang act of hospitality and friendship. Na anak, ganito ako maging kaibigan. Maaaring hindi natin madalas nagagawa ito sa ating mga kaibigan. Hindi natin kayang hugasan ang kanilang mga paa. Hindi natin kayang gamitin ang ating mga kamay para sa kanilang mga paa. O may mga bagay na hindi natin kayang gawin. Pero minsan, gaano man tayo mas nakatataas sa iba o sa ating mga kaibigan, o gaano ka man mas magaling kaysa sa iba o sa ating mga kaibigan, kailangan minsan maging katulad po tayo ni Jesus. Kung paano siya nagpakumbaba, kung paano siya naging alipin o naglingkod para lang ipakita sa atin. Kung paano maging isang kaibigan para lang maipakita sa atin kung paano magpakumbaba at maging isang kaibigan at paglingkuran ng kanyang kaibigan as an act of His love and service to us. So kapatid, hindi masamang magpakumbaba. Maaaring matalino ka, magaling ka, marami kang alam, maaaring mas nakahihigit ka sa iba. Pero kapatid, walang mas nakahihigit pa kay Jesus. Walang mas makagagaling pa kaysa sa Kanya. Pero nagawa niyang magpakumbaba at paglingkuran tayo, nagpakumbaba at paglingkuran ka, nagpakumbaba at hugasan ang mga paa ng mga disipulo para lang ipakita kung paano maging kaibigan ang isang Panginoong Jesus na kaya niyang bumaba bilang Diyos para lang ipakita sa iyo at ikaw ay kanyang habulin ng pagmamahal. Kaya kapatid, huwag mong kalimutan ang kaibigan ito na patuloy na nagmamahal sa iyo at kumakalinga sa iyo. Huwag mong kalimutan ang kaibigan ito na patuloy kang hinahabol at patuloy na sinasabi sa iyo na makalimutan ka man ng iba. Sa ang Diyos na hindi makakalimot sa iyo kailanman. Siya ang Diyos na magpapatuloy na mahalin ka sa lahat-lahat ng iyong ginagawa.
at sa lahat ng iyong laban. Kaya kapatid, kung nakakaramdam ka ng mga kalungkutan at feeling mo wala kang kasama, huwag kang makalimot, mayroong Diyos na ganyang katinding magmahal sa'yo at sobrang tinding magmahal sa'yo at sobra kang minamahal. Kaya lumapit ka lang, kumapit ka lang. Matatapos din ng pandemyang ito, pero ang Diyos at ang kanyang everlasting love ay hindi matatapos. Sabi nga, the steadfast love of the Lord never ceases. Ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi matatapos. Laging sariwa, bawat umaga. Pag natulog ka ngayong gabi, bukas ang umaga, sariwang pagmamahal na naman ng Diyos ang aakap sa'yo. Kaya kapatid, bilang isa sa kaibigan mo, at higit sa lahat, kaibigan ng Diyos, isang paalala, mahal ka ng Panginoon at kaibigan ka ng Panginoon. Good night, at ito po ang ating panalangin ngayong gabi. Tayo po lahat ay pumikit. Hallelujah, Father God. We bless you, we worship you, we adore you, Father God. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon, na patuloy mo pinaalala sa amin, Lord God, that we are amazing, Lord God, that we are loved. We are worth, Panginoon. Sa iyong mga mata, kami po'y karapat-dapat. We are worth in your eyes, Father God. Thank you, Jesus, for reminding us, Father. Thank you for reminding us that you are our friend. You are, that, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang nagmamahal sa amin, ang tumuturing sa aming kaibigan. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon, na kailanman, Ama, may mga tao kang gagamitin para ipaalala sa amin. Na, Lord, we are no longer your servant, but we are that you called us friend. Kami po inyong kaibigan. Panginoon, salamat po sa gabing ito na kung paano ka nagpakumbaba na kaibigan, Lord God. Ganun mo rin nais kami, Panginoon, that being a friend, para magkaroon kami ng mas maraming kaibigan kagaya nyo, Panginoon, marapat lang din po na kami po ay matutong magpakumbaba at kami po ay matutong maglingkod sa aming mga kaibigan, gaano man kami kataas na tao o gaano man po kami karunong, Panginoon. Dahil ikaw nakataas sa asa naman ay nagpakumbaba at pinaglingkuran kami para lang ipakita sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong love at service para sa amin. Panginoon, dalangin ko na sa mga nakakaranas, Panginoon, nakala nila, Lord, tinakbuhan na sila ng panahon. Akala nila, Lord, wala nang taong nagmamahal sila sa kanila. Ama, nawa, ang mensaheng ito ay umabot sa kanila at pagsabi sa kanila, Panginoon, na mula mang tao na nakikita sila na nagmamahal ngayon. Pero Lord, ikaw na dakilang Diyos ang nagpapatunay na ikaw nga, Ama, ay ang Diyos na nagbibigay ng pag-ibig sa bawat isa at ang aming totoo at tapat na kaibigan. Ang nagbigay sa amin ng limitless love, ang nagbigay sa amin ng iyong sariling buhay, at ang nagbibigay at patuloy sa amin nagsasabing magpatawad, magpatawad, at ang nagbibigay sa amin ng lahat. Ama, salamat po sa oras na ito, sa gabing ito, Panginoon, na aming natuturan, Lord God. Na Lord, hindi lamang po ang mga taong nakikinig na ito ang natuto. Maging ako po na iyong ambang lingkod, ay patuloy, Panginoon, na binigyan niyo ng wisdom at nakaalala na patuloy kayo na sa amin ay nagiging kaibigan sa anumang sitwasyon, pandemya man o hindi, Panginoon. At Ama, sa gabing ito, amin pong dinadalangin, Lord God, ibaba niyo po, Panginoon, ang iyong knowledge and wisdom sa bawat isa na huwag po kami mamuhay patuloy, Panginoon, sa takot, Panginoon, sa alinlangan, Panginoon. Bagkos, Panginoon, kami po ay humingi ng wisdom sa iyo, ng knowledge sa iyo, upang, Ama, matulungan namin, Panginoon, ang bansang ito na matapos na po ang pandemya, Panginoon. At, Ama, magkaisa po kami sa panalangin, Panginoon, na maihayag, Ama, maipakita, Panginoon, kung ano ang nararapat at tama
para sa iyong iglesia, Panginoon. Lord, sa huli at sa wakas, manaig ang iyong pag-ibig at Panginoon, ang iyong di malirip na grasya sa bawat isa at ang pagkakaisa, Lord God, ay manatili sa amin. Panginoon, Ikaw po ang Diyos na aming sasambahin. Sabi ko nga po, at sinasabi rin po sa iyong salita, Ikaw ang aming Alpha at ang Omega. Ikaw ang magsisimula, Panginoon, na aming pong papupusiging manalangin, Panginoon, ang magsisimula ng pagbabago, Panginoon, at siyang magwawakas, Panginoon, ng anumang salot at pandemya nito. And even, Lord God, sa nalalapit na eleksyon, Ikaw, Panginoon, at ang wisdom mo ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, kung sino ang tama at nararapat namin iboto, Panginoon. Lord, sa iyo lahat ng papuri, Ama. Sa iyo lahat ng pagsamba. At Lord, we rebuke the spirit of Omicron in this nation, in this country, Lord God, at sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, Kuya Rene, Ate Lil, Sister Tess, Sister Minyang, even ang iyong lingkod na ito, Panginoon, even, Lord God, si Emil, Father God, we pray and we declare, Lord God, for your complete healing in Jesus' name, Lord God, even the Kantong family, Lord God. We pray and we declare, Lord God, for the complete healing, Lord God. Even, Lord God, sa family na Sister Josie, Lord God, we pray for the complete healing. In Jesus' mightiest, holiest name, Lord God, as you said in your word, that by your stripes, we are all healed. Kaya, Panginoon, magaling na po kami. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin sinasamba. In Jesus' name. Amen. Salamat po ng marami-marami sa lahat ng mga nakinig at dalangin ko na kayo ay napagpala. At kung kayo po ay napagpala, patuloy po kayong magbigay ng comment sa ating po comment section. At patuloy po kayong mag-like at mag-share at patuloy po nating ibahagi ang ating mga natutunan sa ating pong mga D5 at sa ating pong mga kapatiran at mga kaibigan at kapamilya. Magandang gabi at ang pagpapala ng Diyos ay sa ating lahat. God bless us all.